Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse. Mahilig din tayo sa sapatos. At ito yung unbox natin today guys. So finally, ngayong 2023 ay nakakuha na ako. And isa to sa mga dating hype pair. Pero ngayon parang nagiging hindi na. Nagiging parang isa sa mga hated shoes ngayon. So maraming nangyaring restock dito sa sapatos na to. So yung huling restock I think is noong April. So ano pang hinihintay natin guys? Tara, tignan natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So guys, so ito yung box niya. So it's a swoosh, Nike. Dito sa gilid, Nike. Check, Nike swoosh. Dito yung pangalan ng sapatos tsaka yung size. Sa ilalim, nothing special, just Nike, check, just do it. At sa taas, guys, isang malaking Nike swoosh, check, sa mga gustong-gusto kong box. So, ano pang hinihintay natin, guys? Tignan natin kung ano yung nasa loob. Let's go! So, meron siyang white paper and yung shoes. Look! Alright, nice, solid. So guys, restock. So this is the Nike Dunk Low Panda colorway. Look, nice, ayos, not bad. Panalo. So guys, so ito yung aking latest cup, si Nike Dunk Low Panda or black and white colorway. So ang SRP ng mga Nike Dunks is 5,495 pesos. Dati, umabot pa siya ng 5,000 pesos. So ang mahal ng resale price niya dati, umabot I think ata ng mga 10,000 to 15,000. So ganun na hype si Nike Dunk Low Panda. And ngayon guys, 2023, parang bumababa na siya. So mabibili nyo si Nike Dunk Low Panda around mga 6.5 to 8.5 depende sa size. So it's going down like I said kasi maraming restock ang nangyayari and marami na ring nag-hate dito sa sapatos na to kasi napaka-generic and parang naging sapatos din ng bayan si Nike Dunk Low Panda. And di naman natin may kakaila na si black and white or Nike Dunk Low Panda ay isa sa mga para sa akin magandang colorways ng Nike Dunk Low kasi madaling bagayan si Nike Dunk Low Panda. Pag naka-pants kayo or naka-shorts man, walang problema. Bagay na bagay kahit anong suot nyo. Panda Dunks is the way to go, man. And last time, guys, nagpa-Nike buy you ako ng Nike Dunk Low Panda. So, kung gusto nyo mapanood yung unboxing nito, guys, andyan lang yung link sa taas at meron din link sa baba. So, ang masabi ko, guys, pag nagpa-customize kayo, mas maganda yung materials ng Nike buy you. I think mas premium yung leather compared dito sa mga Nike Dunk Low Panda and parang mas matibay ang gawa. So ang pinakaiba lang dito sa Nike Bayou ko is yung tongue. So sa Nike Bayou parang hindi mo pwedeng gawin ganito yung tongue eh. Kaya I end up naging black color yung aking tongue, which is yun naman talaga yung gusto ko pagdating sa sapatos. Maraming color black. Midsole and ilalim is almost the same. So kung gagawa kayo ng Panda Dunks Nike Bayou, mas maganda yung materials niya guys compare sa generic na Panda Lows na nire-release. And I'm so excited na gamitin si Nike Dunk Low Panda. So guys, so mapupunta to sa aking koleksyon. Grabe ang ginawang hype ni Nike Dunk Low Panda man. Tsaka almost release, laging nauubos. And guys, na-purchase mo pala to sa Titan. Naglabas sila doon ng women's tsaka men's. Akala ko hindi siya masasold out pero eventually sold out din. Then nung nagkaroon ng Foot Locker sa Alabang, nag-release din ng Nike Dunk Low Panda. So grabe, daming restock. Baka magkaroon pa ulit ng susunod. Tingnan natin. Pero kung ako'y tatanungin guys, kung magkakaroon ako ng isang Nike Dunk Low, I think si Nike Dunk Low Panda yon. Kasi alam nyo namang mahilig ako sa black or more on black shoes. Tapos may hints ng konting white. Everyday beater shoes, si Nike Dunk Low. And si Nike Dunk Low Flyknit ang isa rin sa mga beater shoes ko noon. Madaling bagayan pag naka-shorts kayo or naka-pants man. Parang si Nike Dunk Low Panda in 2023, man. So kung i-rate ko siya, guys, for me, it's 9.5 out of 10. Ganun ko gusto si Nike Dunk Low Panda. Kahit ngayon, marami nang may ayaw. Para sa akin, solid si Panda Dunks, man.
Ano nga pala guys, ni-invite ko nga pala kayo sa Unbox Con sa May 20 and May 21 sa May SMX. So kasama ko doon ng Deep Crew Clothing. So magbebenta sila doon ng mga shirts. And ako guys, kukolab ako kay Black Loops. So magbebenta ako doon ng mga sapatos. Balay nyo guys, baka magbenta ako doon ng Panda Dunks. So abangan nyo guys sa Unbox Con. Kita-kits tayo doon. Enjoy natin yung araw. And supportahan natin ang isa't isa sa lahat ng may boot doon guys. Sana supportahan nyo. And tulong-tulong lang tayo. So kita-kits tayo ulit guys. Unbox Con, May 20, May 21, SMX. So I think maghapon ako doon from Saturday and Sunday. So itap nyo lang ako. Sana bisita kayo sa table namin, table 16. So maglalagay ako doon ng mga ilang-ilang kong sapatos na pwede ko nang i-dispose. Meron ding used, merong brand new. Yung mga used, siguro mga used once ko lang or used twice. Wala pang isang oras kong ginamit. Makakuha kayo doon ng mga steel. And yung mga shoes na ibebenta ko is malapit sa SRP. Almost steel. And magkakaroon din ako ng promo pag bumili kayo ng shoes. Meron kayong libreng shirt ng Deep Crew. So sana supportahan nyo guys. And kita-kits tayo sa SMX, Black Loops, Deep Crew. Abangan ko kayo. Yeah! So guys, yung upper ng Nike Dunk Low Panda, it's a leather. So very soft naman siya. So hindi gaanong quality yung materials ng Panda Dunks. But it gets the job done. And guys, ito yung sintas. So it's color black. So wala siyang kasamang extra lace. Nike, check, tongue. Mas gusto ko ang construction ng Nike Dunk Low compare sa Air Jordan 1 Lows. Mas comfy para sa akin ang mga Nike Dunks. Kaya mas gusto ko siya. And isa to sa mga paborito kong shoes nung kabataan ko. So good thing na bumabalik ang mga Nike Dunks Low. So parami ng parami and daming kulay na lumalabas ngayon pag sa Nike Dunks Low. And pag mga simple lang yung kulay, kunyari blue, orange, yun yung mas mabilis ma-sold out compare sa mga nire-release ngayon na special edition. Pero it's so good. So syempre sa likod, Nike branding, white midsole, ito yung traditional midsole na Nike Dunk Low. And guys, the traction ng Nike Dunk Low almost the same din ng Jordan 1 Lows. So meron ditong Nike logo for dry and wet conditions tong ilalim ng Nike Dunk Low. So guys, anong sa tingin nyong mas maganda? Please leave a comment sa baba kung anong mas trip nyong tongue, kung gusto nyo black or kung gusto yung white, man. And yung insole ko nga pala dito sa Nike Bayou. So white yung text ng Nike, tapos black yung insole. Sa Panda Dunks, black yung Nike swoosh, then white yung insole. So in terms of sizing, so kinuha ko si Nike Dunk Low Panda on 10.5. So ang aking total size pagdating sa sapatos is size 11. So dito guys, nag 10.5 ako kasi gusto ko medyo snug yung feel kasi gagamitin ko siya pag naka-shorts ako. Usually nagmamanipis akong medyas pag nag-shorts ako. Okay din naman sa akin ang 11 pero kadalasan nagmamakapal akong medyas pag size 11 ako. So masasuggest ko guys kung ano yung kinukuha nyo sa Nike na size, yun ang kunin nyo kung bibili kayo ng Nike Dunk Low. And since marami namang Nike Dunks sa store, pwede nyo naman siyang isukat para alam nyo yung right fit para sa inyo. Kung gusto nyo medyo snug, kung gusto nyo medyo maluwag, so magdedepende sa inyo guys. Para pag order kayo online, alam nyo na ang kukunin nyo. Pero mas maganda talaga pag bibili ng sapatos, isukat muna bago bumili. Yeah! So guys, so maraming salamat sa isang quick look or quick unboxing dito sa ating Nike Dunk Low Panda. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuport dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo man. Salute! Like and subscribe kasi minsan namimigay tayo ng mga giveaways. And please follow me on Instagram for more updates and details na ating mga videos, stories, giveaways at kung ano pa. And please like my Facebook page kasi nag-upload din ako doon mga videos, stories, giveaways, reels, kung ano mga trip natin. So sana guys, supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. So kita-kits tayo guys! So hanggang sa susunod na video. So peace! I'm signing out. Mag-ingat tayong lahat. Swoosh! Nike! Panda Dunks, man! Prop!